Mahilig ba kayo sa pinya? Ngayon, magluluto tayo ng isang napaka-espesyal na recipe, ang pininyahang manok. So, ang pininyahang manok, it's one of my favorite dishes dahil sa sobrang creaminess niya at manamis-namis siya. So, unang-una, ang gagawin natin ay mag-gisa muna tayo ng ating aromatics. So, I have here my garlic, around 4 cloves garlic. Yan, gisa lang natin. Then, yung aking onion, around 1 whole onion. Then, gisa lang natin ito hanggang lumabas yung aroma ng ating aromatics at yung bumango po talaga siya. So after a while, nagisa na natin ating onion pati yung ating garlic, ilalagay ko na yung aking chicken. Yung chicken ko pala ay inasinang ko na siya bago natin siya lutuin para maging tender at juicy pa rin yung ating chicken. So ilagay na natin ating chicken. Ang chicken po pala is around 1 kilo po ito. Yan. Haluin po natin ating chicken hanggang magkulay brown po yung ating chicken. So, after a few minutes, ayan, look at that, nagkulay brown na po yung ating chicken at halfway cooked na rin po yung ating mga manok. And, ilalagay ko na yung aking water. Water ko is around 4 cups of water. So, kung wala kayong water, pwede mo po gumamit ng chicken stock. Then, maglalagay na ako ng aking evaporated milk. It's around 1 cup of evaporated milk. Ayan. Then, we mix it well. At pwede naman po kayo gumamit dito ng gatak dahil yun naman talaga yung traditional sa ating pininyahang manok. So, pag bumili kayo ng evaporated milk, make sure wag yung pang-dessert yung bilhin nyo. Dahil yung mga evaporated milk, nilalagyan nila ng vanilla. At magiging weird tasting yung inyong pininyahang manok. So, make sure na pang-savory dishes yung binili nyong evaporated milk. Then, syempre, hindi mawawala yung aking pinya. Yung pinya ko is around yung nasa kanan po. Yan. And, yung aking pineapple juice. Around 1 cup of pineapple juice. Konting sugar. Around 2 tablespoons of sugar para lumabas yung pineapple flavor ng ating juice. Yung aking carrots. Around 1 whole carrots. And ilalagay ko na yung aking patatas. Pag naghiwa na ko yung patatas, ibabadyo agad sa tubig para hindi siya mangitim. Lagay na natin ating patatas. And we mix our ingredients hanggang mahalo po siya ng mabuti. And itatakpan na natin ito at isisimmer natin ito ng low fire sa loob po ng 30 minutes po. So after 30 minutes, let's check our chicken. So ayan, look at that. So sobrang creamy ng ating chicken. At ayan, malambot na rin yung ating patatas pati yung ating carrot. At ngayon naman, ilalagay ko rin yung ating bell pepper. Red and green bell pepper ang gamit ko po dito for coloring. Siyempre, sisisin natin siya with patis or fish sauce. Around 1 tablespoon of fish sauce. And pepper, around 1 teaspoon of pepper. Then we mix it well hanggat ma-season po mabuti yung ating pininyahang manok. So napaka-importante talaga i-season yung ating pagkain dahil ayaw natin maging bland yung lasa ng ating pagkain. So ayaw natin maging matabang yung ating pagkain. So biro mo, napaka-simple at napaka-dali lang gawin ng ating pininyahang manok at napaka-daming flavors nito. Nandiyan po yung sweetness galing sa ating sugar, pati sa ating pineapple, at yung creaminess galing sa ating evaporated milk. So, perfect na perfect to sa pang-dinner at pwedeng-pwede nyo itong ihanda dahil I'm sure magugustuhan ng buong pamilya nyo, lalo na ang mga bisita nyo po. So, yan. And now we are ready to feast. Naku, sana may try nyo itong recipe nito dahil I'm sure magugustuhan itong mga bata. Dahil sa sobrang dinamnam ng ating pininyahang manok. So, sobrang creamy na ating pininyahang manok. Ayan.
So ito na po yung ating pininyahang manok. Basta discard sa kusina, Lutong Pinoy.